Hello mga master, kumusta? Jelos the Lord po at welcome po sa aking vlog. Ngayon mga master, ang isishare ko sa inyo ay kung paano magtabas ng polo long sleeve na direct na sa tela. Hindi na tayo magpa-pattern. So, direct to fabric tayo ngayon magkatabas ngayon mga master ng ating polo long sleeve. At ito yung ating measurement, shoulder 15, length 23, ang ating chest o bust 33, ang ating waistline 30, ang ating hips ay 32, ang ating armhole ay 14 1/2, at ang ating arm width ay 11, ang ating cup o yung wrist, yung dito sa ano mga master sa kamay, 7, ang ating neckline ay 14, at ang ating sleeve length ay 23. So, ayun sa mga master. So, ang design nito mga master ay standard lang naman, regular. Tapos, ang salaylayan ay ano siya, amboy style. So, ito siya mga master, no? Start na tayo. Una, ang gagawin lang natin sa ating tela, ito, ganito lang. So, ang size lang naman ito natin ay medyo may kaliit lang naman ito eh. So, ito yung ating tela. So, puti ito. Medyo kailangan natin maingat kasi dumihin ang puti eh. So, ayan siya. So, hanapin lang natin kung saan yung right side sa karong side, mga master. Tapos, dalawa na itong tela, no? Ayan siya, oh. So, una, kapag naglatag tayo ng tela, i-ano lang natin sa, ano, sa ating table. Dapat, kung straight yung ating table, iyon yung ating i-guide sa ating paglatag. Tapos, ipantay lang natin yung bawat edge niya. Tapos, una, so, kapag ako ay nagtatabas ng polo, iba-iba kasi ang diskarte, no? Mayroong iba, ang unang tinatabas ay ang back parts, yung iba naman ay front parts. So ako, ang tinatabas ko ay front parts ang unang tinatabas ko. So mula dito sa taas, dito mga master, down lang ako ng 1/2, mag-line ako dito ng ganyan. Mula dito sa edge, no? Sa tela, down lang ako ng 1/2, ilaline ko yung paganyan. O di kaya pa-squalay sa mga master, paganyan. Ayan. Tapos, mula dito, depende sa laki ng ating back yoke mga master, no? Pero kapag ang ating back yoke ay mula sa ating shoulder, mag-down tayo ng iba-iba kasi ang down eh. Mayroong 2 inches, mayroong 2 1/2. So ang ako, ang down ko sa shoulder ko mula sa back parts ay 2 inches. So mula dito sa taas, mag-akit na ako ng 1 inch para sa length, ito para sa back. So back na yung kukunin kong length. So ito yung length na ito, umakit ako ng 1 inch. Tapos magsusukat na ako dito ng ating length na 20. Sana to? Sana yung ating measurement. Ang ating length ay 23. Ayan, 23. So ngayon, magda-down ako ng 1 inch para sa front parts. Ito kasi yung aking front parts eh. Ayan siya. Pwede rin, automatic kayo ganyan. 23 pa rin kukunin nyo. Kaya lang, mayroon kasing iba-iba ang down natin dito. Mayroon kasing 2 1/2, ganyan, 1 1/4. Kaya, ginaganito ko na lang. Ngayon, ito yung ating line. Ito naman ito para sa front. So, ito, ilaline mo natin to, ganyan. Dito lang natin sa taas, ilaline, ganyan. Kasi dito naman tayo magsusukat ng hips eh, akit tayo ng 1 inch eh. So, ito naman, ilaline natin pa ganyan, para sa paikot ito pa ganyan. Ngayon, mula dito sa edge naman, sukat tayo ng 2 inches at 2 1/2. Ayan. Ganun din dito, mula sa edge, no, dito sa ating tela, 2 inches at saka 2 1/2. 2 inches, 2 1/2. Ilalayan natin itong dalawang to. Ayan. So, i-check ko lang mga master na kung kita ba yung lapis kasi lapis yung gamit ko sa pagguhit eh. Kung kita sa ating camera. Medyo kita naman, medyo malabo lang, malabo. So, kapal lang ko ng konti. Kunting kapal lang. Kunting kapal. Kailan, madumi na to, no? So, ayan, may ano na, guhit na. Ngayon, dito tayo magsukat ng ating, susukatan mamaya sa ating waistline, saka hips, saka sa bust. Ayan. Mula dito naman, ang ating neckline kasi ay maliit lang naman to. 14 inch lang.
Sumula dito, sukatan ako dito ng 3 inches. Ayan. 3 or 2 and 3 fourths po diyan siya. So dito, ano lang ako dito, 2 and 3 fourths na lang, 2 and 3 fourths. Pero dito, kapag ikating mo ito mga masan, huwag mong isagad mamaya kasi mag-check po kasi tayo sa ating neckline. Tapos mula naman dito, down tayo ng, pag ito, mga ganito ka-X na shoulder, nasa 1 and 1 half lang yung down natin mula dito, 1 and 1 half, ganyan lang. Sukat tayo dito ng ating shoulder na 15. So, dito tayo mag-start mga master, no? Dito tayo mag-start ng sukat ng ating shoulder, papunta doon. So, sukat tayo ng 15. Ayan, 15. Less tayo ng 1/4. Ayan, less ng 1/4. Kasi ito kasi yung para sa front parts, mayroon pa kasing back parts. Yung back parts, yun yung tatama sa ating, ano, sakto talaga na measurement. Ito yung 15, less tayo ng 1/4, no? Tapos ito naman, down lang tayo ng at least 2 inches, igaganyan lang natin to. Itong measurement na ito, hindi pa yun sa final kasi mamaya pa yun natin i-check kasi kapag nagkakabit na tayo ng collar. So ganito ang discarte kapag direct to public tayo magtabas para hindi tayo mas sobrahan sa bawas ating para sa collar. Tapos ngayon, mula naman dito, ayan, sukatan tayo ulit. Ganun pa rin, no? Dito tayo sa taas. Ayan. Ito yung ating guhit. Umakyat tayo ng 1 inch. Sukat tayo ng ating armhole. Ang ating armhole ay 14 and 1 half. So, divide natin to ng 2 is 7 and 1 fourth. Ayan siya. Ito siya, 7 and 1 fourth. Mark lang natin itong 7 and 1 fourth. Ganyan. Ito siya. Tapos, ito naman, saka ito hanggang sa hips. Divide naman natin ito hanggang dito sa dito. Divide natin ito sa gitna. 15 and 1 half. Ito yung gitna niya. Akyat tayo ng 1 inch. Ayan, ito siya, 1 inch. Ito yung ilalayan natin dito sa... Dito na lang tayo mag-line banda, mga master. Huwag natin isagad para hindi na masyadong madumi yung ating tilang tatawasin. Ayan. So, itong measurement natin ito, mga master, ay ano ito, final measurement ito. Wala na tayong inadagdag na easing or plusing pa. Kasi kinuha ko kasi itong measurement na ito sa... sample niya na tela, na mismong damit niya. Kaya wala na akong idadagdag dito o ibabawas. So, ang ating bust or chest ay 33. Divide natin niya ng, ano, ng 3. Ay 4 pala, divide ng 4. So, ito siya. 33. Ayan. So, ang 33 yan ay nasa, ano yan siya, ay nasa 8 and 1/4. Kung sa ating roller, tama ba ako, 8 and 1/4? Oo, 8 and 1/4 siya. Pero kung sa gagamitan natin ng square, mga master, kasi dito kasi ako gumagamit ng, dito kasi ako nag-divide at tumitingin sa square, kung hindi nyo pa alam kung paano ito gamitin, panoorin nyo na yung aking video tutorial how to use square in pattern making or gaya nito, direct fabricating, kasi ito kasi mas mabilis na paraan kapag kayo ay nagkatabas ng pattern or sa tela. So, ngayon, ito namang ating waistline ay 30. So, divide natin ng 4. Mula dito tayo magsusukat, no? Divide ng 4. 30 is 15. Ito siya. Or 7 and 1 half. Ayan. At ang ating hips ay 32. Divide natin yan ng... Mula dito, sa ito yung... Sa line natin sa ating back, ayan. Akyat na tayo, no? Kahit mga 1 inch or 1 and 1 half. 32. Divide natin yan ng 4 is 8. So... Ito siya, 16 sa square. So, ito yun na yung i-connect natin sa ating hip curve. Gaganyan lang natin. Tapos, pagdating dito sa hips, iganyan natin po konti. Wag natin yung pasipain. Pag ganyan na yung korte niya. Ayan. At dahil ang boy style kasi ito mga master, akit na lang ako dito ng mga 1 inch. Ayan. Ito yung iano ko naman. Parang pa-courting pa ganyan, pa-S. Pa-S ito eh. Ayan. Tapos dito, allowance tayo ng 1 half or 3 fourths. Depende na sa inyo, no? Sa ating sewing allowance. Tapos dito, ito yung ating i-curve sa ating, tawag ito? Armhole. Dito, mayroong rikat pa ito kapag tayo ay nag-ano, no? Nag,
pa final kapag natawasan natin yung lahat pati yung back parts, pwede na natin tong i-recut. So kapag natawasan natin to sa tila, maglagay ka muna ng allowance at least mga 3/4 or 1 inch. Itong armhole at saka itong neckline. Ngayon tabasin ko na tong tila. Hindi lang pantay yung ano eh, tila dito paglatag. So, ganito no, kapag kayo ay nagtatabas ng direct to public pag mga polo, ganyan, blouse, automatic, magsiguro tayo sa armhole at saka sa neckline. Maglagay tayo ng allowance dyan. At ang, ano ko dito naman sa side, 1 inch yung ano ko dito, sewing allowance. Parang ano na ako nagtabas dito, parang blouse din. Ayan. Tapos dito, ano ko ito na kahit mga 3/4. Ayan, sa mga 5/8. Ayan siya. Tapos dito, ito yung ating gupit, no? Kasi ito kasi ating ano natin eh, itong buttons, uhalis, dito tayo mag ano eh. Ito yung ating tupi, ganyan. Depende sa laki sa inyo kung gano'ng kalaki, 1/4 ba or 1 inch. Pero ang gagawin ko dito ay nasa 1 inch lang. At dito, okay na tayo mag-final dito kahit 1/4 na lang yung ating sewing allowance sa ating shoulder. Ganyan. So, guhitin natin sa ilalim. So, kahit yung guhitin na lang natin dito, yung tahi na lang, yung fold. Ngayon, tabasin naman natin ngayon yung back parts. So, try ko dito sa kabilang tela kung kasya ito. So, ayan, kasya naman siya. Okay ito, makatipid ako sa tela. So, kapag tayo ay naglalatag ng front part, ito kasi yung front parts, dito, ang ating back yoke na gagawin ko dito, hindi ko pa pala naguhit. So, maguhit mo pala ako dito ng bulsa. Ang ating bulsa, kahit akitan tayo dito ng mga 1 inch or 1 half. Ayan. 1 half lang yung atong natin dito kasi maliit lang naman eh. Ayan. Tapos ang ating back yoke dito, dahil akit tayo ng 1 inch mula dito sa taas, so maliit lang naman ito, gagawin ko lang itong 3 and 1 half. Kapag medyo saktuhan ang sukat, pwede kayong gagawin 4 inches, pwede kaya 4 and 1 half. Mula dito, no, i-guide lang natin to. Mag-guhit lang ako dito ng konting guide para sa back yoke. Hindi ko na ito kakapalan kasi marumi na masyado eh. Ang guhit. Ayan. Ito yung ating bakit mamaya sa ating tatabasin dito sa isang tela. Ayan. So itong guhit natin dito tayo mag-alaw sa tayo dito ng 1 half sa ating edge na tela para makatipid tayo. Ganyan. Kasi yung kadugtong kasi nitong back kasi na puputulin natin yung bakyok. Saka natin yung tatabasin kapag tapos na tayo sa back na malaki. Tapos ang ating line itong tupi na ito yan. Dito natin yan itatapat sa line na ito. Yan. Ipapantay natin yan dito. Ganyan. Ayan. Tapos, ito kasi yung aking back. Ito kasi ating center ng ating back. Ay, center back. Ating length, ito. Ito siya. Guhitan ko lang para, i-mark lang ng malaki. Ayan. Ito yung length ng ating back talaga. Down ako ng 1/2, ito yun siya. Gugupitin ko na ito diretso. Ayan. Tapos ipapantay ko na siya dito. Ayan. Kung di nyo pa masyadong ano toy, kurtihan nyo lang ng maayos. Tapos, ito pantay na tayo dito ng gupit sa allowance. So, ganito lang. Mas madilas lang itong, tabasin. Tapos, dito naman, add ka dito ng 1/2 sa side. Ayan, dito sa side sa ating armhole. Add ka ng 1/2. Gupitin mo na ito diretso. Ganyan. Ayan. Tapos, i-mark mo lang itong line na ito. Ganyan. Down ka ng kahit mga 1/4. Tapos, mark itong line na ito. Mark ka rin din dito. Ayan. So, ito na siya. Ayan, ito siya. Ayan. Ito na yung ano natin. Likod.
Ayan. Tapos nabasin naman natin ngayon yung kanyang bakyok. Ito na siya, di ba? Saan ito yung tela? So, ang ating bakyok. So, unahin ko muna yung pagtabas ng manggas kasi mas malaki-laki kasi yon. Para yung matira dito, yun na yung tatabasin ko para sa bakyok. Unahin ko muna yung tabas ng ano, yung kanyang manggas. So, ito yung kanyang measurement ng ating manggas. Ang ating manggas ay length 21. So ito, pagtupin natin to, dapat pantay ito, no? Ayan, ito. Ito siya. Dapat ipantay natin yung tila para hindi siya mabias. Tapos dito, mula sa edge, ito kasi yung edge niya, pinaka-end. Ayan. Down lang tayo ng 1/2. Ito yung guhit natin, down tayo ng 1/2 para sa mayroon tayong swing allowance. Or 3/8 yan, mga master. Okay lang yan sa kasi polo na lang naman ito, eh. Ito, 3/8. Tapos, sukat na tayo ng ating length na 21. Mula dito tayo mag-start, no, sa mark na ito. 21. So, ang ating length ay 21. Ito siya. List tayo ng... ang gagawin ko lang na dito sa ating cuff ay 1 3/4 na lang para hindi masyadong malaki kasi maliit lang naman kasi ito, eh. So, mula sa 21, mag-list ako ng 1 3/4. Ito siya. Ayan. Ito yung mamark ko dito. Pag ganyan. At ang kanyang cuff naman ay 7. So, ito siya. Divide natin ng 2 is 3 1/2. Ito. Add lang ako ng mga dito ng 3/4 na lang. 3/4 kasi masyadong malaki kasi kapag 1 inch yung kanyang pleats, eh, baka masyadong ano sa kanya, maluwag. Hindi na kasi uso ngayon yung ano, eh. Malalim yung pleats, eh. Gusto kasi ngayon para maliit na lang. Tapos ang ating armhole ay 14 1/2. So itong 14 naman 1/2, divide natin ng 4. Mula dito, divide ng 4. Ito siya sa ating square. Sa square na lang ko kukuha kasi mahirap mag-divide, eh. Ito siya. Ito yung kanyang sagot sa kanyang tanong. Ito. Ito yung nalain natin pag ganyan. At dito, mula dito, sukat tayo ng armhole. Ang ating armhole ay 14 1/2. So, divide natin ng 2 is 7 1/4. So, mula dito, sukat tayo ng 7 1/4. Pwede tayo mag-list ng 1/4 dito, mga master, na kasi polo lang naman ito, eh. Hindi naman ito blouse, eh. Para wala siyang pakain. Mag-list tayo ng 1/4, pwede rin magdagdag. So, depende na yun sa inyo. Ako, mag-list ako ng 1/4 dito. Para... walang pagkain kasi polo lang naman ito, eh. Tapos ang kanyang arm width ay 11. Baka maliit ito masyado, ah. 11, divide natin ng 2 is 5 1/2. So mula dito, kahit mag-down lang tayo ng mga at least 1 1/2 to 2 1/2. So ito, mag-down lang ako ng maski maliit, mga ano lang, mga 2 1/2 na lang, ay 2 inches na lang. Oh, ito 2 inches. So, 5 1/2. So, ito siya. Ayan. So, ito siya. Ito yung iyan natin. Ito naman yung kukunik natin pa hanggang dito. Sa ating curve. Ayan. Medyo saktuhan lang. So, ayan. Ayan sa mga master, no? Kapag medyo malaki-laki, pwede kayo mag-down dito na kahit mga 5 to 6, kapag malaki pa talaga, 6 to 7 or 7 to 8, ganyan siya. Kasi nakadepende kasi sa laki ng ano natin, eh, armhole sa kalente. Eh. Tapos ito, i-connect natin ito pa ganyan. Mula dito, no? Divide natin ng 2 ito. Ayan, so i-gawin niya lang natin. Ayan. Tapos nabasin na natin to. Ito, meron tayong ano nito, parang, ano tawag nito? Cuff opening pala. So ito, mula dito hanggang dito, divide natin to ng 2, is, ito siya. Sukat tayo ng, ito kasi, yung cuff kasi nito, maliit lang naman to, eh. So gagawin ko na lang tong ano lang. Hindi kasi mahilig to sa ano, eh, mahaba, eh. So gagawin ko na lang tong 2 1/4 na lang. Pag standard kasi dito, mga master, sa mga polo panlalaki, 4 inch talaga yan siya. 4 inch, o kaya 3 1/2.
Pero itong ginawa ko dito, ano lang to, 2-in-1 port lang. Kasi yung customer ko nito mga master, ayaw niya na mayroong buttons pa dito. Gusto niya dito na lang sa cup. Tapos dito, alamas na lang tayo dito mas, kahit mga 3 ports or 1 half. Ayan. Tapos dito, 1 inch ang swing allowance. Kasi ah. Tapos dito, ito na yung ating mismong gupit sa ating guhit dito mga master. Unahin natin yung saban ng taas sa may back parts. Ayan. So, ito na yung ating sleeve. Ngayon, guhitan natin sa ano muna. Guhitan ko muna yung sleeve niya. Tapos ito, gupitan na rin natin to. Ito yung kanyang ano, no? Ang gupitin lang natin ito. Baka magupit yung kabila, ano na lang. Excuse me, ganito nyo lang para hindi mo disgrasya pati baka pati kabila magupit pa. Ngayon, dahil ito yung back parts, ito kasi yung may biyak kasi back parts ito. So, dito tayo magbawas. Itong guhit na ito, dito natin ito ibabawas. Gaganyan natin. Ayan. So, depende na natin nito kung ano yung gusto nyong korte, mga master. Kung ano yung gusto nyo na shape. So, ayan yung ating shape ng ating manggas. Ito yung ating front parts. I-mark lang natin ito ng ganyan. Pwede lagyan nyo ng X. Pwede rin pikiti lang. Ayan. Para din lang kayo malito kung saan yung pagkabit. Kasi minsan kasi nababalik ka dito eh. Pagkabit. So ngayon, tabasin naman natin yung back yoke ng back parts kasi hindi pa natin natabas eh. So ito, ganito lang. Ang sa back yoke, itong tela, i-fold lang natin. Dalawa na ito, no? Ayan, dalawa. I-fold lang natin pa ganyan. I-ganyan ko para kita nyo kung paano ko i-top guhit. Ayan. Ang ating shoulder ay 15, so pull lang natin pa ganyan. So mula dito, guhit muna tayo ng ano, mark muna tayo. Mula dito, down tayo. Mula dito, 1 half. Tapos ang ating back yoke kanina, mula sa dito, ay 3 and 1 half yung ginawa natin eh. So ito siya, 3 and 1 half. Tapos mula dito, 3 and 1 port. Ayan, 3 and 1 port. Or 3 inch lang yun, pwede yung kasi maliit na naman yun eh. Pero ito gagawin ko itong 3 and 1/4 pa rin. Tapos igaganyan natin siya. Pasa neckline na ito, no? Neckline. Tapos mula dito, 1 inch. Kapag medyo malaki mga master, pwede nyo gawing 1 and 1/4, 1 and 1/2. Ito kasi maliit lang eh. So gagawin ko lang itong 1 inch lang. Kahit ano na nga eh, mga 1 and 1/8 na lang. Ayan. Ito, diretso ko ito pa ganyan. Ang ating shoulder ay 15. So divide natin ng 2 is 7 and 1/2. Ito siya. Ayan, 7 and 1 half. Mula dito, ito kasi yung pantay niya, nag-down tayo dito ng 1 and 1 1 and 1 port ang down ko dito kasi polo eh. Pwede rin 1 inch, no? Pwede rin 1 inch, pero i-down ko ng 1 and 1 port. So mula dito, 1 and 1 port, down na lang ako dito ng mga 1 port na lang. Ayan. Kasi ang down kasi natin mula dito hanggang dito is 1 and 1 half lang yung ano eh, kabuuan kasi maliit lang yung shoulder. Ay, maiksi. Ayan. Ito yung ating shoulder na 15. Ayan, 15. Tapos ito, itong line na ito, diretso lang natin to. O ganyan. Ayan. Tapos ito yung ating back parts, i-connect na natin to dito. Dapat ito ay pantay. Yung allowance, no? Allowance. So ito siya. Ayan. Kasi na mayroon kasi tayong allowance kasi dito para sa anong mga master eh, mga sa sleeve eh, kaya mayroon tayong dagdag dito ng allowance. Ayan. So ngayon, ito na yung ating gugupitin. Pero ito, hindi natin magbabago. Pwede na tayo dito mag, tawag dito, mag-fix. I-fix na natin yan siya. Ngayon, dito na tayo mag-recut sa may back parts na malaki saka doon sa front. Kapag mag-ano tayo ng sleeve. Magkabit, magkasa.
Ito gawin ko itong alawas na lang na ano lang to 3-8 na lang sa ba itong umbrella. Puro backyok. Ayan. So ayan mo sa mga masa kung paano tatabasin. Ito, mula pala dito, nakalimutan ko, mula dito, kahit mag-list ka dito ng mga 1/4 pala, no? 1/4 lang, 1/4. Kasi sa baba kasi nasa 1/2 na yan eh. So ayan, ayan sa mga masa ng ating back yoke. So ngayon, matapos na tayo sa ating tutorial. So ilatag ko lang ating mga parts. Ayan, ang ating back yoke. Ang ating back, ito yung ating back eh. Ayan. So mahaba ito kasi magre-recut pa tayo dito, no? Dito lang tayo magre-recut. Tapos ito naman yung ating front parts. Ayan ang ating front. Ayan, front. Yung dito, fix na yung ating neckline. Sabala dito mga master, no? Dito lang tayo magre-recut naman sa front naman ng neckline. Tapos ang ating sleeve. Ayan. So sa collar, panoorin nyo lang yung aking video tutorial mga master sa collar naman. At kung paano naman ito magbuo, so meron akong video tutorial doon sa aking live. So panoorin nyo lang yun mga master. So hanggang dito lang po ang aking video mga master. Please like, share, comment at subscribe na lang po. Pwede nyo rin pong ipollow ang aking Facebook page, Jelos Tailored. At maraming salamat sa inyong panonood. At God bless po sa ating lahat.